Yun guys, kararating na natin. Para tapusin natin yung ano natin. Yung exam natin. Yun, kararating na natin. Yan. So medyo malayo po yung ano natin, yung biyahe. Yan. So kararating natin at saka napaganda po guys kung isa tayo. Good job. Okay. Yun, medyo naulan ngayon. Yun ang nabili natin dati sa YouTube mga guys. YouTube yung sasakyan natin. Yan. Napakaganda. Sa tuloy nyo lang yung pag-YouTube mga guys. Okay. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon may panibago na naman tayong vlog about sa pagkuha ng license. Okay? So yung class 1 is done na po tayo. So proceed po tayo sa class 2. Okay? So alam nyo bakit tayo kumuha ng class 2? Okay? Kasi required po ng ano guys, ng company na kukuha talaga tayo ng class 2. Okay? So hindi lang to hanggang class 2 mga guys. So ito dito sa New Zealand, once yung trabaho nyo is technician, mechanic, driver, so required talaga to ng ano guys, company na kukuha talaga tayo. Okay, so kailangan talagang kukuha tayo kasi anong purpose nito is para authorize tayong magmaneho sa, like for example, man i-transfer natin yung sasakyan dun sa loob ng ano natin, workshop ng shop. Okay, so ilipat natin kunwari truck yan. Okay, so tapos yung license mo is class 1 lang, so not allowed po yan. Okay, so yung class 2 mga guys, ano po yan, yung 2 axle yun pa, yun po ang ano, pwede yung magamit sa class 2. Okay, so kaya kumuha tayo ng class 2 para authorized tayo magbaniyo sa loob. Okay, so para authorized tayo magbaniyo sa loob, especially sa mga heavy duty, sa mga truck. Okay, 3 axle 4 axle, so allowed po yan para once nakakuha na tayo ng license. But yung class 2 mga guys is only 2 axle lang po siya. Okay, so i-explain natin step by step paano kukuha. Okay, so itong ano, class 2 mga guys is medyo mahal po yung ano natin ito, binabayad compare po sa class 1. Okay, at wala tayong magagawa mga guys kundi kumuha. Okay, kasi required po ng company natin as a technician. Okay, mechanic technician. Then pakita ko sa inyo guys kung paano tayo pumasa at kung saan tayo mag-training na assure na tayo na papasa tayo. Okay? So unang-una mga guys, i-explain natin sa inyo kung paano kayo kukuha ng class 2. Okay? Although medyo mataas yung explanation natin mga guys, but very important po ito para sa gustong kumuha ng class 2 license. Full na po ito siya, full license. Okay? But magsimula kayo sa restricted. So impusahan natin mga guys. Unang-una, once pumasa kayo ng class 1, full license, so kasunod yan is class 2. Okay, so yung class 2 kukuha kayo, unang-una, first step, so explain ko lang sa inyo kung paano para at least alam nyo. Okay, unang-una is mag-take kayo ng jury exam. Okay, doon ulit sa EEE. Okay, so EEE, ito po yon, pakita natin dito tayo, ito po yung EEE. Okay, so dito kayo mag-take, so pupunta kayo dito kung saan yung malapit na branch, ito yung EEE. So dito kayo
pupunta kayo doon, makita yung logo na to. So, pwede kayong mag-exam doon ng Tsuri. At saka sa, pwede din kayo sa BTNJ. Okay? So, lahat ng BTNJ kung saang area kayo, meron doon. So, nag-undergo din sila ng Tsuri test. Okay? Kasi isang ano lang po yan. Isang company lang po lang yan. Okay? So, isang ano lang yan. Alar din sila na magtika ng exam doon. Okay. So, yun ang first tip sa Tsuri. At saka, yung Tsuri na yan, mga guys, kailangan nyong pag-studyhan talaga para papasa kayo. Okay? Kasi, medyo mahirap din pag hindi tayo nag-study. At saka, mga guys, once nag-undergo na kayo ng ano, ng Tsuri test, so, PM nyo lang ako, then isin ko sa inyo yung ano yung dapat nyong pag-studyhan para lalabas talaga sa exam. Okay? So, yung technique ng ano guys, exam is once undergo na kayo ng Tsuri test, once may ano kayo guys, once hindi nyo alam yung answer, so, ano nyo lang, continue siya, si proceed kayo sa next question. Kasi yung ginagamit doon sa Tsuri is ano po siya, tablet, computer, okay? So, yun po ang gagamitin niya sa ano. So, once may hindi kayo na nag-confuse kayo sa about sa answer, so, ano yun siya guys, i-skip nyo lang, and then, once natapos nyo na yung exam, so, balikan nyo lang, automatic na mag-pop up yun, yung ano nyo, yung ini-skip nyo na hindi nyo nasagutan, okay? So, at least makaisip kayo ng ano, ng maganda. Okay? At least, para papasa po kayo. So, huwag kayo magmadali kasi takes about 30 minutes yung ano niyan, yung oras. Okay? So, I think 35 items and then yung passing is 33. So, sa class 2 po yan ha. Passing is 33. So, sa class 1 naman is passing is 32. Okay? Sa class 1. So, yung pinag-usapan natin ngayon is class 2. Okay? So, once pumasa na kayo ng, ano, yun ang step 1, ha? Yung, once pumasa na kayo ng class 2, sa Tsuri test, okay? So, learners na kayo mga guys. Okay? Pakita natin sa inyo. Learners na kayo. Okay? Tapos, itong class 1, so, once pumasa na kayo ng class 1, so, bigay nyo to sa BTNG or EEE. Kukunin nila to, okay? Kukunin nila yung card mo sa full license sa class 1 and then palitan nila ng receipt. So, pakita natin sa inyo kung may receipt ako dito. So, papalitan nila ng, pakita natin sa inyo step by step ha. Para at least alam nyo, palitan nila ng ganito, okay? So, ito, galing to sa BTNG, Transport Agency, okay? So, palitan ka ng temporary receipt. So, may expiry to siya. Okay? So, may expiry hanggat hindi nyo pa dumating yung card nyo, itong ID. Okay? Once hindi pa dumating yung ID. And then, ito mo nang hawakan nyo while nagmaneho kayo. Okay? Ito itong receipt. Kita nyo yan. Yan, temporary. See? So, ito temporary. Temporary New Zealand driver license. Yun. See? Temporary driver license. So, ito yung hawakan nyo mga guys. While kinuha nila yung ID. Yung card. And then once, at saka yung ilagay nyo is yung tinitirhan nyo. Sa either sa company ninyo or sa address nyo kung saan kayo nakatira. Okay? Para mas madali. So, depende na sa inyo kung saan nyo sa address. But sa akin mga guys is unang-una sa class 1, in-address ko siya sa company. But yung pangalawa, class 2, is doon ko na siya in-address sa bahay ko. Okay? So, darating naman yan. Test kayo din yung magkakuha. Okay? So, yun ang step 2. So, kinuha na yung card. And then, pinalitan ng receipt. Okay? Once dumating na yung ano guys, yung card nyo,
So yung nakalagay doon, learners, okay? So ito yung class 1, yun. Ito yung maliit, kita niya yan. Yan. Yan, kutsi yan, yung maliit. Kutsi yan, ha? Yan. Yan. Samantalang ito, ito yung truck na 2-axle, yung pangalawa, yan. Yan siya. Ito, class 1 yung sa, ano, sa unahan. Class 1, class 2. Okay? So, ito yung class 2. So, ganito yung mangyari sa inyo. Once pumasa kayong chore, then, alitan ng ganito. Tapos, nakalagay doon yung condition. Okay? So, may condition yan dito sa likod. Na, di nyo pa, di kayo allowed na magmaniho na wala kayong kasamang ano, full license sa class 2. Okay? Sa class 2 yung ano natin ha, yung topic natin ngayon. So, hindi kayo allowed na magmaniho na kaya lang mag-isa. For example, heavy mechanic kayo, okay? And then, magmaniho kayo sa loob, lipat kayo. And then, just in case na may mga ano guys, mga nasagi ka dyan o nasagasaan ka, so, mali mo yan kasi. At saka, wala kang kasamang supervisor. Okay? So, pag inimbestigahan, so, talo ka talaga. Okay? Kaya, unauthorized ka pa. Kasi, learners pa eh. Okay? Learners. Katulad din sa class 1 dati na, learners ka pa once hindi ka pa naka-license. Okay? So, itong class 2 mga guys is dalawang ano natin guys, dalawang sobrang ano natin ito. Dubling jury to guys. So, dalawang jury po itong ano, pagdaanan ng class 2. Unlike sa class 1 is isa lang and then practical. But itong class 2, dalawa guys. Okay? So, once pumasa ka na, una-una, pumasa ka na sa jury. And then, nakuha mo na yung card mo na learners, nakalagay sa likod, learners condition. So, kailangan kung magmaniho ka ng ano, 2-axle. So, kailangan sa heavy po ito, sa class 2. So, kailangan may nakasama ka na full license na class 2 din siya or class 4, ganun. So, may authorized na kasama mo na katabi mo sa pagmamaniho. At once ikaw nagmamaniho, okay? So, yun po, allowed po yan. Pag ikaw lang mag-isa, so, hindi allowed once may mangyari na, ano, na aksidente or ano pa man. So, hindi naman tayo naghangad ng mga ganun. But, just in case lang po, okay? So, yan po ang ano natin. Para aware po tayo. Okay? So, yun, ang pangalawa. Ito ngayon, so, nakuha mo na yung ano ha, learners. And then, once pumasa ka na ng learners mga guys, so, hawak mo na yung card. Kasi ini-email na sa'yo. But, learners yung class to ha. Okay? So, learners rin. So, pagdating mo ng learners mga guys, pagkuha mo na, so, pupunta ka naman sa training. Okay? So, class to ha. Training. So, ipakita natin sa inyo yung book ng training. Ito. So, pupunta naman kayo ng training. Ito. So, bibigyan kayo na, maghanap kayo ng training. So, may, sa panghuling video na to guys, panghuling ano ko, last portion ng ano ko, explanation. Pagkita ko sa inyo kung saan kayo kukuha ng training na sigurado na papasa talaga kayo. Especially sa mga kababayan natin na Pilipino. So, once nag-undergo kayo ng training, ma-recommend ko 100% pasa kayo talaga. Okay? Basta mag-study lang kayo. Okay? So, ito yung ibigay ninyo mga guys. So, pumunta kayo ng training. So, ito yung bibigay nila. Dalawa. Okay? So, haba-haba po ito mga guys. Oh. Medyo marami-rami ito. So, ito yung mga rules and regulations. Ha? Anong dapat na ano yung mga rules dito sa New Zealand. Okay? Especially sa nagmamaniho. Especially sa labas na mga driver. So, pinaka-importante po ito na basahin nyo. Okay? So, dalawa ito mga guys. Yun. See? Nagano, homework. So, kailangan pag-studyhan nyo to sa loob ng bahay. Padala to ng ano, training. Okay? So, studyhan nyo ito kasi, yan. Okay? So, and then, once na, ano na kayo guys, pinigyan na kayo dito, ng ano, book na to, dalawa.
So istudyahan nyo siya, study kayo. So before kayo mag-umpisa sa training. So yung training mo guys is schedule kayo yan. It's either 3 days or 2 days. But itong mibigay natin ngayon guys is dalawang araw lang po yung ano nila. Yung training doon. Okay? So yun. So yun ang pangatlo. Okay? So once pumasa na kayo doon, then proceed na tayo. Yun, ang dalawang book na yun. Yun ang pag-studyhan nyo. And then, sa training, yun ang lalabas sa mga ano doon. Tapos, pagdating nyo doon, explanation, and then, after that, mag-exam kayo. Okay? So, nasa bahay pa lang kayo to. Ano yun nyo siya, guys? Studyhan nyo na yung book na yun. Okay? Para pagdating doon, so makasagot kayo. So, dire-diretso na po. Okay? But never mind sa kung makalimutan yung mga guys. So, handa naman silang tutulong sa inyo. Okay? Basta yung ano na to, training na ibinigay ko sa inyo, yung mamaya-maya. So, dito, assured po tayo na papasa talaga kayo. Okay? Basta huwag niyong kalimutan mag-study. So, yun. So, once ano guys, natapos nyo na yung exam, okay? So, nag-exam na kayo sa training. So, tapos na. Nag-undergo na kayo ng susunod yan is undergo kayo ng practical. Okay? So, practical na naman ulit. So, once tapos na yung theory nyo guys on that day or the second day. So, pagkatapos nyan is practical. Okay? So, it's either depende na sa training center kung anong track yung gagamitin. Basta 2 axle lang po siya guys. Okay? So, 2 axle lang po. Kasi class 2 po lang kayo eh. Okay? So, ito yung like for example. Tingnan natin 2 axle. Wala dito. Basta 2 axle siya guys. So, tulad yung mga bus. Yan, ganyan. Kung nangali, may ano dyan. Ito, canter. So, dalawang ano lang po siya. Axle. Alam nyo na yon. Kung axle na yon. Okay? Sa mga ano ha. Sa mga drivers. So, alam na yon. At saka sa mga technician dyan. So, alam nyo anong ibig ko sabihin. Okay? So, depende na yon sa kanila, sa instructor. Kung anong gagamitin nyo sa practical. Okay? And now, let's proceed. So, once pumasa na kayo mga guys, pumasa na guys, tsuri, sa training ha, training center sa class 2, pumasa na kayo. And then, sunod is practical. So, pumasa na rin kayo. So, like for instance lang po. For example, pumasa na kayo ng dalawa, okay? So that is a second step. And then, pagkatapos dyan, pumasa kayo ng practical guys within 2 days. So kung, mare, first day, theory test. And then, second day is your practical. Okay, practical, actual driving na po ha, yung practical na nasabi natin. So, depende na sa kanila yan kung anong dadalhin yung sasakyan. Okay? Yeah, dapat na ibayuhin nyo talaga. So, pagkatapos nyan, pumasa kayo guys, accept na kayo sa ano, sa training. Okay? So, pumasa kayo, theory and practical. So, bibigyan kayo nitong ng ganito. So, ito naman yung ibibigay sa inyo mga guys. Okay? Yun, certificate. Okay, ito. So, pakita na sito. Driver license and endorsement certificate. Yan. So, video tagilid lang. So, alam nyo na yan. Kikita nyo naman. See? Kinakita natin yung prop. Okay? Sa akin, Manuel Jubilia. Yan. See? Sa akin yan, this is certified that. Okay? So, sa pangalan ko. And then, naka-class out yan. Class 2. Okay? Yan. See? Class 2. Class out yan. 2, 3, 4. So, class 2 po. Okay? So, kina-class out yung 345, so kasi class 2, full license, okay? And then, nakalagay dyan yung ang training sa'yo, anong pizza, yun, may ano siya, logo, kung anong training yan, okay? Tapos ito, transport agency, so allowed po sila. Ito yung mga nag-create ng training na legit training po, okay? So, once nabigyan na kayo ng ganito mga guys, certificate, so, yung gagawin nyo, okay? So, once uwi na kayo,
inaumagahan or Monday. So bibigyan niya to sa BTNG. Okay? BTNG or EAA. Dito niya ibigay para kukuha, para bibigyan na naman kayo ng ganito. Okay? Ng receipt. Okay? Or license na. Nagpapatunay na pumasa na kayo. So ito lang galing sa training center is authorized. Okay? Ito yung certificate na pumasa kayo sa jury, pumasa kayo sa practical. Okay? Practical. Na nakuha na niya na tapos niyo na yung training for class 2. Class 2 license. Okay? So and then, pagpunta niyo doon sa ano branch na yun, sa ang BTNG kayo, BTNG Transport Agency, so bibigyan kayo ng ganito. So kukuha lang kayo ng form doon, magtanong lang kayo sa counter, okay? Doon sa mga ano doon sa authorized person na ano kung anong pipil upan nyo, okay? So pagdating nyo doon, ipakita nyo to, okay? Ipakita nyo to sa counter na ano, for class to. Okay, so pakita nyo yung certificate na to na pumasa na kayo. And then, pipil up kayo ng form. So, huwag yung kalimutan ha. Ano po, at least alam nyo kung paano. At saka, ito po yung, ito talaga yung ano, mangyari. Okay? So, ito yung step by step hanggang sa ano, sa ano, matapos. Okay? So, and then, once kapil up na kayo, and then balik nyo, bayad kayo. So, depende, mura lang naman yung pag nagbayad kayo, mura na lang yan. Okay? It's either nasa, yung sa akin, 45 or 49 yung binayaran ko. Okay? Sa pagkuha ng ano. But itong training is medyo mahal-mahal po ito mga guys sa class to. Okay? So, alaman nyo na ang pagdating nyo. Okay? So, once ang kapil up na kayo, and then bibigyan kayo niyang ganito na naman. Just like the first step. Okay? Katulad ng first step na temporary receipt. Okay? So, ito, temporary New Zealand driver license. Ito yung receipt. So, ito naman yung hawakan nyo mga guys. While nakaprocess yung class 2 full license nyo. Okay? So, ito yung paghawakan nyo while nagmamaniho kayo. Sa either yung kutsi nyo. Kasi, ano, sa class 1 is full license na kayo noon. Anong problema? Is yung ano natin is class 2. Okay? So, class 2 na tayo. Medyo nag-upgrade na. Okay? So, ito yung hawakan nyo while nagmamaniho kayo. No worries sa mga hulihan. Okay? Kasi ito lang papakita nyo as a temporary na yung ID nyo for class 2 is on process pa po. Okay? So, ito on process. Okay? So, once on process na guys, so, once binigyan ka nito, it takes about 1 week. Okay? 1 week from the date saan kayo, kailan kayo nag-start sa pag ano nito, pag submit sa ano, BTNG or AAA. Okay? So, 1 week darating na yan sa bahay nyo. Mag-email yan sa akin 1 week lang talaga. Nag-apply ako ng Monday, and then, ano ko siya, na nakuha ko siya sa bahay ko dumating is Saturday. Yeah, Saturday morning. Okay, so nakita ng kasamahan ko. So, tinawagan niya ako na dumating na yung license ko. Okay, so 1 week lang, madali lang. So, full license na po siya class 2. So, manalaman niyo siya guys pag ano na, full license class 2 is makikita nyo dito sa likod to. Yan. Yan. Ito yung class 2. Class 1, yung truck na yan, nasa karyong sa taas yan. Class 1, class 2. So, ito yung class 2, full license. And then, yung condition is dyan, condition is nawala na. Okay? Once learners ka dyan, may nakalagay dyan na condition na kailangan mo talaga ng supervisor na kasama mo. Well, nagmamaniho ko. But, itong full license na to, ito full license na ako. Class 2 yan. Kakapasa ko lang. So yun. Wala nang kondisyon, no? Yan. So yung susunod naman is class 4 na naman yan. Pagkatapos. Okay? So yun lang mga guys.
yun lang ang ano ko, pinaka-importante po to sa mga nagbalak pumunta dito sa New Zealand. So na pag okay na yung lahat, pag open na dito, alam ko na dami pa mga kababayan natin na pupunta talaga dito, kasi yung itong New Zealand is napakaganda po siya. Tsaka medyo magkaipon po kayo mga guys once nandito kayo. So kahit nagbabayad tayo, kasi yung ano to, bayad tayo ng bahay, but minsan pray yung kuryente at saka tubig once nagrinta kayo mga guys. So depende na sa inyo yan. Once kukuha kayo ng medyo sarili yung bahay, so medyo mahal po yon. Pag medyo room lang, katulad nito ng room ko, kinuha ko sa kayang-kaya din sa bulsa, at saka medyo ipon din tayo ng konti. Okay, so medyo okay po dito mga guys, sa totoo lang. At saka ano po, sobrang tahimik, at saka napakaganda ng klima. Okay, so yun po ang advice ko sa inyo mga guys, sa mababae man or malalaki dyan na gusto mag-apply dito. So may ano tayo, yung ano namin, agent namin si Ma'am Karen, is siya, tutulong po siya kahit saan mo kayong lugar na sa Middle East, Philippines. So once nag-hire itong ano namin guys, is pa ano sa inyo guys, paalam ko eh kung ano po yung mga bikat na ano hiring dito son. Okay, so sana nga at mag-pray tayo mga guys na mawala na itong ano na to guys, pandemic na to guys. Okay, para sa ano natin, para back to normal na po tayo. Okay, at saka yun ha, yung mga tips ko yan is very ano po siya, very useful sa mga gustong nagbabalak din sa New Zealand na pupunta dito. So alam nyo na, at saka yung mga tutorial ko sa previous vlog ko, so huwag niyong kalimutang panoorin yon. Kung may gusto kayong itanong, so leave your comment below, at saka PM nyo lang ako sa YouTube channel ko, at saka yun sa Facebook ko. Yung Facebook ko, ganun din yung pangalan ko. Okay, so request lang kayo yan, at saka PM nyo lang ako, at saka mag-iwan lang kayo ng comment dyan sa ano ko, sa channel, videos, kung saan video kayo gustong ano guys, mag-comment. So mag-ano lang kayo doon para mabasa ko siya, at saka alam ko yung anong mga tanong nyo. Okay, about sa especially sa pagmamaniho dito guys sa New Zealand. Okay, so yung mostly yung coverage natin is more on New Zealand talaga, kasi dito naman tayo naka-base eh. Okay, so sa mga baguhan dyan na hindi pa bago pa lang sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like and share kung nagustuhan niyo itong tutorial ko. So although medyo mahaba ito, but ito malaman ito siya mga guys, itong ini-explain ko ngayon. Okay, so sana nakatulong, at saka sa patulong na rin sa mga kababayan natin na OFW. Okay, especially sa nandito na sa New Zealand na hindi pa nakakuha na ng license, class 1, class 2, above. So yung ano natin yung guys, hanggang class 2 muna tayo ngayon. Suppose susunod may class 4 pa po, class 5, class 6. So I think sa ano lang tayo guys, class 4 pwede na. Okay, so makadala, magkamaniho na tayo ng truck ngan. Okay, yung heavy. Okay, at saka yung class 5 pang trailer lang po yan. So wala naman tayong plano magmaniho ng trailer. Okay, so hindi naman ako mapagmaniho niyan. So ano lang siya, truck lang, pwede na. Bus, so pwede na yung class 4. So I think hanggang dyan lang ako, para iwas din sa gastos, kasi malaki yung gastos yung class 2, class 4, class 5. So malaki po yung ano niyan, medyo bayaran compared to class 1. Class 1 is only 100 plus lang po yan, so mura lang. But yung class 2, class 4 mga guys, is kailangan talaga ang pangipunin. But mabalik, magkuha din naman natin yan guys. So kailangan talagang kuha natin, kasi required po talaga sa trabaho natin yan, especially sa mga electrician, mechanic, driver. So yun po, mostly kailangan talaga yan. Okay, so required talaga ng company natin na
kukuha talaga tayo, kaya wala tayong magagawa kundi sumunod. Okay, saka ano din natin, mabawi din natin mga guys, so, huwag na natin isipin yung ano na bayad natin. So limutan lang natin siya mga guys, kahit medyo mahal siya, but anyway, as long as may trabaho tayo, so makukuha din natin yan, mabalik din yan. Okay, at least may pinaghawakan na tayo mga guys. Okay, so, pinaghawakan na tayo na license dito. Okay, so yun lang po ang ano guys, yung tips ko. At saka ito pala, ipapakita ko sa inyo itong ano to, yung tinitrainingan ko ng class 2. Okay, so ano po to siya, Pilipina. Okay, Pilipina po yung babae, so kababayan natin, kaya at saka sobrang bait po nila. At saka yung asawa niya is ano po dito, local. Okay, local dito sa New Zealand. At saka sobrang bait din. Okay, dalawa po to sila, yung isa is may asawa din yatang Pilipina din. At saka nakapunta na to sila sa Pilipinas. At saka may ano sila dito, training center ano. Kaya dito ako, so unang-una talaga guys, salamat ako talaga sa kanila na dito ako pumasa sa kanila. Okay, so dumidiritso na kayo dito guys, para wala, hindi na kayo makagastos ng ano, hindi na masayang yung pira nyo na ginastos, kasi ipapasa talaga kayo guys. Okay, so iwan ko lang sa ibang ano training, kasi bumagsak din sa ako sa unang ano guys, unang training, so lumipat ako dito sa kanila, kaya dito ako pumasa. Okay, so sacrifice ko yung isang ano ko guys sa una kasi di ko pa alam. So yung nalaman ko, may nagbigay din sa akin ng kasamahan ko ng training na to, so ano guys, kaya lumipat ako. At saka sawa ng Panginoon, mabait sila, at saka wala na, pinapasa talaga ako. But ano talaga guys, nag-study ako para masagutan ko yung theory. At saka ano, sa practical wala nang problema guys, kasi marunong naman tayo magmaniho. Okay, so walang problema na yan, alam nyo na yung ano, Pinoy, kasi ano talaga, maparaan talaga. Okay, so alam nyo na yan. Kaya yun lang po ang ano guys, so huwag kayong magsawang manood sa mga ano ko, sa mga tutorial ko dyan, kung gusto nyo, kung may mga tanong kayo. Okay, so kaya abangan nyo yung mga ano, yung hiring natin dito soon sa New Zealand. So i-update natin kayo kung mga hire ni Ma'am Karen. Okay, so si Ma'am Karen po yung ano namin, yung yun po ang nagpaalis sa amin, nagpapunta dito. Legit po yan, very legit. At saka sobrang bait din nila, yung asawa niya at saka yung si Ma'am Karen. Okay, sobrang bait po. Siguro kung wala pa ngayong ano natin, wala pang problema yung buong bansa, so siguro dami na tayong Pilipino na nakapunta dito. So yung mga kasamahan ko sa ano, andoon po siya na ano, hindi pa po nakapunta kasi dahil sa problema. Okay, so soon pag medyo okay na yung lahat, so may chance na rin sila na makapunta dito. At saka sa mga nagbabalak yan pupunta dito, kung ano yung posisyon nyo na gusto nang applyan, kukuha talaga kayo ng license. Okay, class 1 umpisa, class 1 tayo, class 2 paangat po. Okay, so yun po ang mga tips natin. So pag pumasa na tayo ng ano guys, susunod naman is class 4, i-vlog din natin kung paano. Okay, so paano tayo papasa para makakuha kayo ng mga tips. Okay, so magtulungan po tayo mga guys, as Filipinos, wag po tayo magtulakan. Okay, so kung anong makabuti sa atin, so hindi naman lahat na perfect tayo mga guys. Okay, so kailangan din tayo na atin ng advice ng iba, tulad sa akin, kung wala pa nag-advise sa akin na iba na pumunta sa training na to, so hindi ako makapasa agad, kasi sa in the first place bagsak ako sa unang ano ko training. Okay, so pangalawa na to. At saka sa class 1 din dati,
So nakapagbigay tayo ng tips sa mga kasamahan natin. So pumasa din sila sa yung ano ko, samahan kong tatlo, so pumasa din sila. So yun po. So kailangan talaga ano, magkinig tayo sa minsan sa iba. Okay? So hindi lang sarili natin yung pakinggan natin. Okay? Kasi sabihin mo natin na ano, maalam tayo, but may alam sila na hindi natin alam. Okay? So yun po ang katotohanan talaga dyan. So hindi lahat ng panahon na at saka idea na alam natin. Okay? So kailangan din natin ng tulong ng iba. So yun lang po mga guys. Yun, ipapakita natin to. Ito yung training natin. So ito, kontakin nyo lang to. At saka PM nyo lang ako para mabigay natin yung number ng ano, ng training si Ma'am Josephine. Okay, so tatawag kayo or mag-message sa kanya, so mag-reply po ito. Ito yung ano nila, training yun. Yun, pakita natin. Connect.